Hi guys, welcome back to another vlog. So ngayon guys, grabe gaming gabi na at ang dami parang inuuto sa akin. Kaya ito guys, andito pa ako sa lansangan. Yan, no? Yan, andito pa ako sa daan. Nagmamaniho pa ako. Yan, tingnan nyo. So ano na dito guys is 8:45 na. So mag-ano na dyan sa Pinas. Parang madaling araw na. 9, 10, 11, 12. So alauna na dyan sa Pinas. Kaya ito, andito pa ako. Sige lang, ganito talaga ang buhay maniho guys. Ito, maghahatid ako ng mga gamit doon sa ano at kukunin ko rin yung hinatid ko last day. Kaya samahan nyo ako mga kalamuka. Kaya tara. So yan, nandito na ako sa bahay ng kapatid niya guys. Yan, dito na ako, naghinintay pa ako kasi puro sirado yung mga ano nito, kaya tinawagan ko si Amo na andito na ako para sila na yung tumawag doon sa kapatid nila. Yan, may hatid ako andun sa likod. Yan, ang oras ngayon is 8:40. So mga ano na dyan, alauna 40 na dyan sa atin. 8, 9, 10, 11, 12, 1. So alauna 40 na dyan sa atin. Mag-ano na, mag-2 AM in the morning. So bilang isang driver mga kalamok, ito pa rin, kayod pa rin ako kahit gamin-gamin na dito. So hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero mostly talaga walang pinipiling oras kalamok. Kasi kagabi, ano ako kagabi, nakauwi ako kagabi 2 AM kasi dun ako sa hospital at antay ako ng antay. Hindi pala uuwi kasi diretso na admit na sila. Yan, antay ako ng antay. So okay lang din kasi dito lang naman ako sasakyan at pinapaandar ko to. Problema naman nila yan, sila naman bumibili ng ano, ng gasolina. So ito, maghihintay ako mga kalamok at tara, samahan nyo ako mga kalamok, kunin ko tong ibibigay ko sa kanila. Ayan. So grabe ang ano talaga kalamok, no? Akala nyo lang madali ang trabaho dito. Yan, ito. Ito mga kalamok, oh, yan ang ibibigay ko. Akala nyo lang, no? So dyan kayo sa Pinas, tulog na tulog kayo, samantalang kami dito, ano pa rin, trabaho pa rin. No? Akala nyo lang, no? So ito na. Mag-aantay ako dito sa labas. Ayan mga kalamok, sarado pa rin sila, sarado. Ayan, ito na tayo. So antayan natin magbukas mga kalamok. Ayan. So ayan kalamok, ito yung sinidlan ng mga pagkain kagabi mga kalamok. Kukunin ko, ito na, kinuha ko rin. Whew! Sobrang bigat ng mga sisidlan ni Amo. So ayan, gabing gabi pinagpawisan pa ako mga kalamok. Sige lang at ano la. So ganito talaga ang driver mga kalamok. So walang pinipiring oras mga kalamok, no? Kaya todo kayod pa rin. Ganito sa ibang ano mga kalamok, sa ibang bansa, kahit ano pa dyan, kahit anong pagod mo pa, ano pa rin, kailangan mo pa rin magtrabaho kapag may utos sa'yo. Tsaka ka na lang mag ano, mag-stop kung wala na, wala nang inuutos. Minsan nga ano pa, may hinihingal ako. Antok na antok ka na or nakatulog ka na, gigisingin ka pa rin. Kasi wala silang pakialam mga kalamok sa mga ano. Basta sa kanila, kung uutos sila, masusunod talaga 'yan, ganun. So bilang isang OFW, kailangan talaga ng taas na pasensya. Yan, lalong-lalo na pag ang amo natin palautos siya. Yan, ganun lang talaga. Ganun lang ang sikreto mga kalamok. Pasensya, pakikisama, and then mahalin yung trabaho. Yan. Kasi ako sa awan ng Diyos, ano naman, nag-ano na ako dito. Magsi-six years na ako. So, parang carry ko na yung ugali ni amo. Yan. Ngayon, pagpunta ako dun sa kaibigan na naman ng kalamok. At ano naman, ihati ko na naman yung mga libro at konting cash. Cash siguro yun. Yan. Dito ako, papunta na ako dun sa ano. Yan, oh. So balikan ko kayo mga kalamok ha. At mamaniho muna ako kasi andito ako sa highway. So babay muna mga kalamok. Ito na guys, andito tayo sa pangalawang utos ng amo natin.
Yan, bumaba na ako ng sasakyan, guys. At ibibigay ko tong mga ipapabigay niya. Yan, dito tayo. Ayan, ito yung mga ipapabigay niya, guys. Nandiyan na natin. Lagay mo natin. So, mga, parang mga libro to eh. Ayan, hakutin muna natin dito. Ayan. So, after nito, uwi na ako. Ting dong tayo. Ting dong, ting dong, ting dong. Ayan. Ayan, hakot. Hinihingal ako kanina sa inano ko. Mga libro to, mga lamok. Ayan, baba. Ayan, baba natin. Ayan, panghuli. Ayan, baba muna natin. So, tingdong tayo ulit. Ayan. Tingdong, tingdong, tingdong. Ang masaklap na nito mga kalamok. Itong mga ano, mga bahay nito mga kalamok, sobrang sarado. Tapos, ang tatagal magbukas mga kalamok. So, gaya ngayon, tag-init, papawisan ka talaga sa kakahintay. Yan. O, tingnan nyo. Wala, tagal pa. Wala lang nga ng tingdong, tuktukin natin. Yan. Wala pa rin, tuktok pa rin. Tayo natin. Wala pa rin mga kalamok. So, babalikan ko kayo mga kalamok ha. Babay muna. Bigay ko na mga kalamok at medyo nag-ano siya. Bakit daw katok ng katok? Eh, ang tagal binuksan. Yan. So, babalik na ako ng bahay mga kalamok. Oh, pawis na naman. Tag-init kasi ngayon mga kalamok. So, tingnan nyo nga, gabing gabi. 37 degrees Celsius siya sa init. So, mamaya ulit mga kalamok ha, at magmaniho ako pa uwing bahay. Babay muna. So, going na ako pa uli. Uwi na ako pa uwing mga kalamok. So, 9:16 na yung oras. So, dyan sa Pinas is 2 a.m. in the morning. Ayan. Dito, kasi ano to dito, marami pa rin. Marami pa rin sasakyan sa mga oras na to. Ayan. Kahit na nga dito, ano, madaling araw, marami pa rin nakalakwat sa... So, pauwi na ako. Gamin-gamin na at inaantok na talaga ako mga kalamok kasi sobrang ano, sobrang pagod. Kanina pa ako nag-ano sa daan. Yan. So, ganito talaga ang trabaho ng isang family driver dito sa ibang bansa. So, kahit anong oras pa yan, wala tayong magagawa kung may iuutos pa yung amo natin. Yan, kahit sobrang pagod na tayo, sobrang antok na tayo kasi gabing-gabi na. So, sige lang. Tiis-tiis lang tayo para sa mga pangarap. Yan. Kasi mas pagod din, mas nakakapagod din kung wala tayong trabaho at wala tayong income, di ba? So, laban lang tayo. And then, sipag lang, mahalin yung trabaho, at lalong-lalo na, huwag kalimutang magdasal sa bawat, ano, sa bawat pupuntahan. Yan. Dahil, kung ano ang sipag natin, at tsak na magbubunga din yan barang araw. Kaya, tiis-tiis lang para makamit natin yung mga minimithi natin sa buhay. So, sa lahat ng mga nagpaplanong mag-ano din dyan, in abroad, yan, huwag kayong magpapadala sa mga anong salita, huwag kayong panghinaan ng loob, kung ano yung mga naririnig natin sa ibang bansa din na nangyayari about sa mga OFWs. So, si God lang talaga ang nakakaalam kung ano yung patutunguhan natin sa buhay. Kaya ano lang, go and go lang tayo. Ang importante, lumalaban tayo sa buhay. And then at the same time,
nagtatrabaho tayo ng marangal. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Yan. Sa mga nagpaplanong mag-OFW, huwag kayong paghinaan ng loob. Go lang para sa mga pangarap natin. Kasi kanya-kanya naman yung linya ng tao. Yung iba, minamalas. Yung iba naman, sinuswerte. Yan. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ganyan lang. So, hanggang dito na lang muli, mga kalamok. Salamat sa lahat ng mga nagsubaybay sa aking YouTube channel. Huwag nyong kalimutan. I-like, comment down below. And then, sa mga baguhan pa, please don't forget to subscribe. And click the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan ko dito sa ibang bansa bilang isang family lady driver. So, once again, ingat ang lahat. Huwag kalimutang magdasal. And God bless sa lahat. Bye-bye!